Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia kaugnay ng mga tripulanteng Pilipino na nadamay sa pang-hijack ng grupong Houthis sa isang barko sa Red Sea. Pinuntirya ng grupo ang barkong pagmamayari umano ng Israel bilang pagkundina sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza Strip. My report si Ian Cruz. Tila eksena sa pelikula ang paglapag ng isang helicopter sa isang barko. Ang helicopter, sinasakyan pala ng Houthi rebels na ang pakay, i-hijack ang MV Galaxy Leader na naglalayag noon sa Red Sea. Bitbit ang kanila mga baril, sinugod ng mga rebelde ang loob ng barko at tinutukan ang mga crew. Tinakay ng mga rebelde ang barko papuntang Yemen. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na sa 25 crew ng barko, 17 ay mga Pilipino. Kasama iba't ibang mga dayuhan. This is not the first time na may na-hostage ganyan. Sinabi ng mga humuli na wala silang sasaktan na foreign ng mga tripulante. Ang grupong Houthi ay kaalyado ng bansang Iran at mayroong malakas na puwersa sa Arab Peninsula. Sabi ng tagapagsalita ng grupo, balak nilang targetin ang mga barkong pagmamayari ng Israel. Meron itong connection sa gera ngayon sa Hamas at Israel dahil tinarget nila yung bakor na ito dahil Israeli owned daw, no? Although Japanese company. Pero ayon sa Israel Defense Forces, hindi Israeli ship ang barko na galing Turkey at papuntang India. Wala rin daw itong sakay na Israeli nationals. Inutusan na ni Pangulong Marcos ang DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas ang mga tripulanteng Pilipino. Ang Department of Migrant Workers nagkikipag-ugnayan na sa mga kaanak ng Filipino seafarers at tiniyak ang tulong ng pamahalaan. Kausap na rin daw ng DMW ang DFA at ang manning agency ng Galaxy Leader para masigurong ligtas na makakauwi ang 17 tripulanteng Pilipino. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakulangan ng oxygen sa utak dala ng pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng apprentice seaman na si Mori Caguay. Nasawi siya sa training ng Coast Guard sa Cavite. Sa autopsy ng NBI, walang nakitang injury sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ni Caguay. Pero tuloy ang investigasyon para malaman kung may pananagutan ang mga trainer ng biktima. Nangako naman ang PCG na pananagutin ang mga training personnel kung mapapatunayang meron silang pagkukulang. Arestado ang isang vlogger na wanted pala sa kasong may kinalaman sa droga. Yan at iba pa sa spot report ni Emil Sumangil. Matapos makipag-picture, agad na inaresto ng mga pulis ang isang vlogger na may kaso palang may kinalaman sa illegal na droga. Wanted siya sa Tacloban, Leyte, pero nagpuntang Pasig para magtago. Napalutang ang suspect matapos siyang pumayag na makipag-collab. Ang hindi niya alam, pulis pala ang kanyang kausap. Dito na sa Maynila, natutong mag-vlog ang suspect na naging daan para mahuli siya. Nung nag-share siya ng mga video, doon siya natuntun ng ating mga kapulisan. Ayon sa mga otoridad, matapos makapag-plea bargain, hindi na ito dumalo sa mga pagdinig sa korte at naglaho na, sabi ng suspect, nagsisisi na siya sa nagawa. Alam mo yung kaso na yun? Ano yun? Yung Neumann 65 na ano? Drugs? Oo. Ano yun? Hindi mo natin lang? Natindiran ko ito, sir. Ano nangyari? Ewan ko eh, pumupunta ko dun eh. Parehong duguan ng driver at lalaking katabi nito sa loob ng sasakyan yan sa Davao City. May mga tama ng bala sa bintana ng sasakyan. Ang lalaking katabi ng driver, dating alkalde pala ng Katiil, Davao Oriental. Dito na rival sa ospital, isinugod din sa ospital ng driver at ang isa pang pasahero. Sa investigasyon, kumain sa isang fast food chain ng mga biktima. Nang nakasakay na ang mga ito sa kanilang sasakyan, lumapit ang suspect at biglang namaril. Tinitignan pa kung may kinalaman sa politika insidente, kakapanalo lang sa pagkabarangay captain ng anak ng biktima. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa day 2 ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, namataon doon ang ilang sasakyang pandagat na panghimpapawid ng China. Nagsilbing eye in the sky ang P-8 Poseidon surveillance aircraft ng US Navy kasama ang ilang media. Mula sa taas na 10,000 talampakan, kita sa likod ng dalawang warship ng Amerika, ang barko ng Pilipinas, ang isang Chinese frigate na bumuntot sa mga US ship. Tila tinapatan ng surveillance aircraft ng Amerika ng pinilipad ding aircraft ng China na mukhang nagmamasid sa air and sea assets
ng mga kasali sa joint patrol. Wala namang nangyaring radio challenge o iba pang agresibong aksyon mula sa China. Nilinaw ng AFP na walang intensyon ng joint maritime activity na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea kundi para igiit ang sovereign rights ng Pilipinas. Nagkaharap na ang pamilya ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon at ang itinuturing na primary suspect na si Police Major Alan De Castro. Sa pre-hearing conference, napag-usapan ng dalawang panig ang kasong administratibong isinampa ng Regional Internal Affairs Service Calabarzon laban kay De Castro. Umaasa mga otoridad na mahahanap din ang driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay. Siya raw kasi ang itinuturo ng mga saksi na nagmamando sa paglilipat ng duguang katawan ni Camilon mula sa sasakyan papunta sa pulang SUV. Kapapasok lang na balita, isa ang nasawi sa pagsabog ng isang pagawaan ng paputok sa Bukawe, Bulacan. Ayon sa Bulacan Disaster Risk Reduction and Management Office, naputulan ng binti at nasunog ang malaking bahagi ng katawan ng babaeng trabahador ng factory. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay kalaunan. Tumanggi munang magbigay ng panayam ang mga otoridad habang patuloy ang kanilang imbestigasyon. Coverage ng PhilHealth Benefit Packages tataasan. Hanggang 30% ang dagdag sa lahat ng case rates simula 2024. Kasama riyan ang pagpapa-ospital at outpatient care. Mga bibisita sa Boracay, hindi na kailangan magpakila ng hotel reservation. Bahagi yan ang pagluluwag ng restrictions ng Aklan Provincial Government. Kung dati, kailangan muna ng booking confirmation, ngayon pwede nang bumisita sa isla at doon na lang mismo maghanap ng matutuluyan. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 4,000 bahay at ilang negosyo ang nawala ng kuryente sa Marikina dahil sa pag-akyat ng isang lalaki sa poste ng Meralco. Kinailangan patayin ang linya ng kuryente. Bumagal ang daloy ng trapiko sa Marcos Highway. Hindi rin nakapagklase ang mga estudyante ng Jesus Flock Academy simula kahapon ng tanghali. Mahigit 24 oras na natili sa poste ang lalaki na tumawid pa sa mga kawad ng kuryente. Sinubukang kumbinsihin ang lalaki na bumaba sa tulong ng isang nagpakilalang kapatid nito. Pero nagmatigas siya. Pasado alas 4 ng hapon ng naibaba ang lalaki matapos pwersahang kunin ng mga rescuer. Isinugod siya sa pinakamalapit na ospital. Days na lang, Pasko na. Damang-dama na nga yan sa Pasay City kung saan hindi lang isa, kundi dalawang Christmas attraction ang pwedeng pasyalan. Binuksan sa publiko ang 36-foot Christmas tree at lights display sa City Hall compound sa Pasay City. May mga parol sa paligid at sentro ang isang giant bilin. Kasabay ng Christmas lighting ceremony ang 5-minute fireworks display. Immersive light display naman na tinaguri ang Night of Lights ang makikita sa isang mall. May iba pang Christmas light display na swing, hagdanan at tunnel of lights. On spotlight, sina RM, Jimin, V at Jungkook ng BTS. Ngayon kumpirmadong papasok na rin sa mandatory military service. Panoorin sa report ni Aubrey Carampel. Ready na ba kayo, Army? Dahil sina RM, Jimin, Jungkook at V naghahanda na sa kanilang military enlistment. Sa announcement ng kanilang agency na Big Hit Music sa Weverse, sinimula na raw nila ang enlistment process. Hiling nila ang suporta ng Army habang kinukumpleto ang kanilang mandatory service. Mensahe ni Jungkook sa fans, nakakalungkot pero inaalala raw niya ang precious memories with armies na brightest time daw ng kanyang buhay at ipinagpapasalamat niya. Hintayin daw ang kanyang pagbabalik sa stage. Nauna nang nagpa-enlist sina Jin, J-Hope at Suga. Malungkot man, hopeful pa rin ang army sa inaasahang muling pagiging kompleto ng BTS sa 2025.
Nasa United Kingdom naman ang Blackpink. Guests ang grupo sa state banquet ng South Korea at UK sa Buckingham Palace. Kinilala pa sila ni King Charles III para sa kanilang impluensya bilang mga ambassador. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghiyawa ng mga manonood ng isang school pageant paglabas ng isang kandidata sa sportswear category. Hindi lang kasi siya basta nakapang-golf. May paandar siyang sariling golf course. Puso na yan sa report ni Oscar Oida. Kakaibang arrive ni candidate number 3. Sakay ng e-bike, bit-bit ang mga assistant. Naglatag pa ng mini, as in mini golf course. Literal na paandar sa sportswear category. Yan si Erica Gamazon, kandidata sa Intramurals Pageant ng Toboy National High School sa Asingan, Pangasinan. Kwento ng kanyang handler, gusto nila ng bago at kakaibang sportswear, kaya hindi lang damit ang pinaghandaan. Di katakatakang napapalakpak pati ang judge na may pa-standing ovation pa. Di man daw nakamit ang corona, tumatak naman ang eksenadorang pagrampa, kaya best in sportswear na, pati manonood, napasaya pa. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.